Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Kuya Nolz at sa araw na ito magtuturo po ako sa inyo kung paano gumawa ng mock-up template para sa t-shirt design. Unang-una, kailangan po transparent background ang t-shirt natin. Kung ang t-shirt mo ay hindi pa naka-transparent background, kailangan mo i-trace gumamit ng pin tool para matanggal ang background. Kapag okay na po, wala na pang background, i-duplicate ang layer na ito. At pangalanan natin shadow. So, gawa tayo ng new layer between these layers by pressing this icon below. Pangalanan natin itong color. Kapag okay na, pwede nating i-fill ito na kahit anong kulay, halimbawa red. Let's fill it with red by pressing the Alt on your keyboard and backspace. Ayan, fill na po siya. I-clip natin itong color na ito sa t-shirt below. So, ang gagawin natin ay i-press ang Alt sa may keyboard and then i-hover ang mouse sa pagitan nito ng color at saka ng t-shirt. Kapag nag-change na ang anyo ng mouse, that's the time you can press para maklip. Yan. As you can see, the color has been clipped to t-shirt. This shadow layer here above ay kailangan natin i-turn into multiply. Ayon, para magbago ang kulay ng t-shirt na ito. Kung may mga changes ka pa gusto mong gawin dito, halimbawa gusto mong magbago ng labels, open the labels, or gumawa ka ng kunting adjustment. Or let's say gusto mong baguhin yung curve. Press this layer, press this icon here and go to curves and then make an adjustment for your t-shirt color. Once done, you can group this all adjustment to group by highlighting all the elements and then press the Ctrl G in your keyboard. Alright. Pwede mo nang ilagay ang design mo sa ibabaw ng t-shirt. So, ang kagandahan nito ay pwede mong baguhin ang kulay anytime. So, you will not be designing another t-shirt dito. Pwede mong lagay ng iba't ibang kulay. Just pressing or changing the color of the layer. Halimbawa, blue. So, this is a very easy template na pwede nyong magamit. Kung nagsisend kayo sa client nyo, magpapa-approve ng design. So, as you can see guys, the texture of the t-shirt remains the same. Except siguro kung nag-dark tayo kasi mas madilim na, hindi na makikita. But sa ibang kulay, ito ay visible pa rin yung textures. Halimbawa, dark color tayo, maroon. Ayan. And then, kunin na ang design. As you can see guys, parang may effect siya, naka-multiply kasi nasa ilalim siya ng adjustment. So, we will put this above all the layers para maging matingkad ang kulay niya. And then, resize. Yan. Kung makikita nyo dito sa may taas, mayroong label o pinaka-tag. Pwede nyong lagyan yan. Halimbawa, pangalan na lang natin. So, ayan. So, that's it. Ang kailangan mo na lang ipalitan ay ang kulay at ang design. Halimbawa, bagong design na naman ilalagay mo, pipili ka lang dito ng design. And then, you can simply drag it and hide the other design. So that's pretty easy guys. Then para magamit mo to sunod na hindi ka na magdi-design ulit, you can save this as TIF or PSD as your template.
So, but the next time na gusto nyo gamitin, hindi na kayo magde-design. Lulukit nyo lang saan nyo na-save, and then reopen it, and then change the color, change the design, and you are all set. So this is pretty good, and thank you for watching. I hope you learned something from my video. If you like my video, you can subscribe. This is Kuya Nolds. This is Life Pen TV. Bye-bye.